Today's topic, magkakaroon tayo ng reaction video para ma-apply natin ang mga basic construction tips and construction standards na base sa National Structural Codes of the Philippines or NSCP. Okay, umpisa na natin. Okay, pause muna natin dyan. So, stirrups or lateral ties, yan ang ginagawa ni Manong. Basically, stirrups ang tawag sa ties kapag ginamit ito sa beam and girder. Lateral ties naman ang tawag kapag ito ay ginamit sa column. Ang tamang bend ng dulo ng ties ay nasa 135 degrees to interlock yung ties sa main bar. Ang ginagawa ni Manong Fabricator, bended at 90 degrees, which is mali. Ang tendency ng ganitong ties, gaya ng ginagawa ni Manong, ay maaari itong mag-slip, unlike sa 135 degrees na hook, nakalock or nakayakap ito sa main bar. Meron tayong iba't ibang klase ng stirrups and lateral ties. Meron square or rectangular closed ties. Meron din tayong U-shape at C-ties. Ang main purpose kung bakit tayo naglalagay ng stirrups, to resist shear stresses para maiwasan ang mga diagonal cracks, to hold longitudinal bars in position, to prevent column and beams from buckling. Regarding naman sa haba ng hook, as per section 425.3.2 of National Structural Code of the Philippines, ang sabi dito for 10 to 16 millimeters, ang minimum inside bend diameter ay 4 dB at ang haba ng hook or development length nito ay 6 dB but not less than 75 millimeters, na kung saan ang dB ay ang diameter ng stirrups or ng lateral ties. To make it short, ang total length ng seismic hook ng isang stirrups at ng lateral ties, it's either of the two, 9 dB or 3 dB plus 75. Okay, sample lang natin yung ginawa ni Manong. So, ang bakal na ginamit ay nasa 10 mm. So, seismic hook is equal to 9 multiplied by stirrups diameter. That is equal to 9 multiplied by 10 is equal to 90 mm. At yung isa yung 3 multiplied by 10 plus 75. Is equal to 105 millimeters. Therefore, ang gagamitin natin haba ng seismic hook ay 105 millimeters. Oops! Advice ko lang. Dapat magsuot tayo ng gloves kung tayo ay magkakaroon ng ganitong trabaho para magkaroon tayo ng protection sa kamay. Okay, balik tayo sa ginagawa nila. Ang bakal na binibend o fina-fabricate nila Manong ay 16 mm at para ito sa parilya or footing. As per section 425.3.2 of the National Structural Code of the Philippines, ang required na haba ng bended hook at 135 degrees para sa 16 mm na bakal ay it's either of the two kung anong mas mahaba, 9 dB or 3 dB plus 75 mm. So ang hook length is equal to 9 multiplied by 16, that is equal to 144. Next, yung 3 multiplied by 16 plus 75, that is equal to 123 millimeters. Therefore, ang gagamitin nating haba ng hook para sa footing reinforcement ay 144 millimeters or simply 145. Okay, for sure para ito sa column main bar. Ang sukat ng bakal na ito ay nasa 16 mm. So ang ginagawa ni Manong, binibend niya ito isa-isa at 90 degrees. As per section 425.3.1 of National Structural Code of the Philippines, ang haba ng hook for column base dito sa table na binigay ay 12 dB plus 90 degrees bend. So for rebars na may sukat na 10 to 25 mm, ang minimum inside bend diameter nito ay 6 dB. For 28 to 36 mm,
it should be 8 dB. Ang 40 to 58 mm naman ay nasa 10 dB. In short, for 16 mm rebar na ginamit ni Manong, ang development length nito ay 16 dB. And that is equal to 16 multiplied by 16 mm na diameter ng bakal is equal to 256 mm. Okay, kung tatansyahin natin yung haba ng hook na ginagawa ni Manong, ay mas mahaba ito compared sa 256 na required natin, which is better. So, good job, Manong Iron Man. Ang main purpose ng development length ng isang column or column main bar is to establish the desired bond strength between the concrete and the steel to transfer the stresses to prevent column from slippage. Okay, pause muna natin. Kung mapapansin nyo, gumamit sila ng wood to compact yung base ng footing. Instead na gumamit sila ng plate compactor or ng tamper hammer. Ito ay traditional way para masiksik yung gravel bedding at maiwasan ang settlement. Nice, Manong. You have a big brain. At napansin ko lang, mas okay na gumamit tayo ng G1 na bato para maging gravel bed instead of base course na kanilang nilagay. At mas mura ang G1 compared sa base course. Ang minimum thickness ng gravel bed ay 4 inches. Ang tawag sa nilalagay nila ay lean concrete. Basically, ang strength nito ay ranges from 7.5 to 10 megapascal or 1:4:8 and 1:3:6 ang concrete mix ratio nito. At ang minimum thickness nito ay 3 inches or 75 millimeters. Ang purpose ng lean concrete ay to provide uniform surface to the foundation. Pangalawa, to prevent direct contact of concrete foundation with the soil. Pangatlo, it provides a protection from chemicals in soil such as sulfate that can weaken the concrete. Pero hindi naman required na maglagay ng lean concrete as long as even yung surface ng hukay at may 4 inches na gravel bedding. So, first time ko makakita ng ganitong setup ng column rebar sa footing. So, kung mapapansin nyo, nakapailalim sa footing ang column main bars, which is mali. Ang ganitong setup ay prone sa punching shear. Kasi ang reason kung bakit tayo naglalagay ng footing ay para matransfer yung load sa soil. At ang column naman ay para matransfer yung load sa footing. Ang tamang setup ng column at ng footing ay ganito. So para maiayos nila yung column reinforcement, kinakailangan nila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, at meron pang dalawa dito sa dulo, so 8. Normally, base sa aking experience sa construction, ang ganitong laki ng column rebars ay kaya nang iset up ng dalawang steelman. So ang ginawa namin, naglagay kami ng lateral ties as a guide para maiayos yung vertical bars. And after that, isa-isang ilagay ang main bars sa hukay. And that's it. Pwede na itong lagyan ng sapat na lateral ties. So ang ganitong methodology ay mas mabilis compare sa ginawa nila. So dito sa part na to, marami akong napansin. Number 1, baliktad ang pagkakabit ng footing rebars or parilya. At ginawa nilang spacer yung hook ng rebars, which is mali. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang main purpose ng hook or development length ng bakal ay to establish the desired bond strength between the concrete and steel to transfer the stresses to prevent the column from slippage. Hindi para maging spacer. Ang usual na ginagamit na spacer ay concrete spacer or steel spacer na tinatawag na chair bar. Okay, number 2 na napansin ko dito sa part na ito ay naglagay sila ng U-bar na nakapaikot sa column. Kung naglagay sila ng U-bar to serve as a shear bar, good, but no need na maglagay ng shear bar sa column footing. Ang pangatlong napansin ko yung pagkakabit ng lateral ties or anilyo. Sa tansya ko, naglagay sila ng 2 50mm, 3 75mm, and the rest 100mm ang spacing ng lateral ties. Kung mapapansin nyo, habang umaakyat mula pinakapuno ng column, papalaki yung spacing, which is good. Bakit? Ang trabaho ng lateral ties or anilyo ay para i-resist yung shear stresses na kung saan ang pinaka-critical sa part ng structural member sa shear or cracking ay ang mga malapit sa dugtungan.
Isa pang good job na ginawa nila ay yung ties or yung alternate na pagkakaayos ng hook ng ties. Okay, pause natin dyan. Sa pagkakabit ng lateral ties, dapat alam natin kung kailan at kung kailangan ba natin maglagay ng another set of ties. So basically, under section 5.7.10.5.3 of NSCP, dapat hindi lalayo ng 150 mm ang main bar ng column or yung vertical reinforcement nito. Tulad na lamang nito. Kung mapapansin nyo, it's more than 150 na ang gap ng corner bars. So we need to add another set ng lateral ties sa part na ito. Pwedeng C-ties or square ties. Pero I suggest na C-ties na lang ang gamitin natin para sa inner ties. Kasi mahirap ikabit ang square ties for this kind of setup. Okay, para lalo pa natin maintindihan, naghanda ako rito ng iba't ibang situation about lateral ties. Okay, ito yung pinaka-exciting sa lahat, ang pag-boost ng concrete. So another basic construction tips, dapat maximum of 1.5 ang pouring height para maiwasan ang tinatawag na segregation. At ang isa ko pang napansin, dapat sa tuwing tayo ay nagbubuhos, balutin natin ng blue sack or plastic sheet ang bakal na hindi kasama sa buhos para ma-protectionan ito from concrete mixture. So kung nakalimutan natin lagyan, sigurado yung malinisan ang concrete na kumapit sa bakal bago ito buhusan muli. Kung mapapansin nyo, naiwan yung mga aggregate sa alulod at nag-segregate ito sa cement paste na iniiwasan natin for every construction. Nag-segregate ito dahil sa sobrang tubig. The more water you add, the weaker the mixture becomes. Para maiwasan ito, panoorin nyo yung ginawa kong video about concrete mixture na makikita dito sa description box. Okay, gumamit sila ng angle bar instead of kahoy para makapag-fabricate ng column forms. Nice idea. Pero siguraduhin may sinturon ito para maiwasan ang paglobo ng porma. Hindi sila naglagay ng concrete spacer. So para saan ba ang concrete spacer? Ito ay para ma-maintain yung concrete cover ng ating bakal para magkaroon ito ng sapat na protection from corrosion na magpapahina sa bakal. As per section 5.7.7 of NSCP, ang minimum concrete cover sa mga structure na permanent exposed sa lupa gaya ng footing dapat mag-provide ng at least 75 mm na concrete cover. For beam and column naman, at least 40 mm ang concrete cover nito. For suspended slab, at least nasa 20 mm. Ay bago natin tapusin ang ating kwentuhan, napansin ko lang, lahat sila ay walang PPE or personal protective equipment gaya ng hard hat, safety shoes, safety gloves, lalong-lalo na sa mga rebar fabricator. Alam ko naman added cost ito for construction, but safety is our priority. Okay, that's it for today. So magkakaroon tayo ng part 2 para sa placing of rebars ng beam at ng slab on grade. Thank you.